Marami pong dumadaing ngayon sa mahal po ng pagkuha ng bagong driver's license, mga kabrooks. Kaya manawagan tayo kay Bongbong Presidente Marcos na sana matulungan tayo. Panoorin natin si kabayan, mga kabrooks, habang tinatalakay niya ang driver's license. Ito, naiba ito. Yung halaga ng kung magkano ang pagkuha ng driver's license sa Pilipinas, ang sinasabi po ay 15 times na mas mataas. Oh no! Sa license fee ng LTO na 585 pesos. What? Alamin nga natin, ano ba ito? Bakit masyadong mahal sa mga kumukuha ng lisensya, yung mga bago na gusto maging mag-aral sa pagdadrive? Si Congresswoman Ana York Bundok ng 4th District ng Pampanga, siya ang mukhang maghahain ng resolusyon sa Kongreso. Magandang umaga po, Congresswoman Bundok. Good morning po, kabayan, at sa lahat po ng nanonood. Magandang umaga po. Tama ho ba? May reklamo kasi ang isang empleyado daw ng pamahalaan na gumasto siya ng 11,335. Oh my God! Para makakuha ng driver's license na kung saan ay natanggap niya noong March 2022. So, aalamin natin kung bakit napakamahal. Ganun ba, Congresswoman? Yes, unfortunately, kabayan, totoo po yung reklamo po nung empleyadong yan. Oh, no! What? Well, ako po, ang ano ko dito is, why don't we become more strict na lang, una lang ang mag-lecture, tapos ilagay na lang po natin sa YouTube, and then may exam naman, di ba? Opo, opo. Oo, so there are many ways po. By the way, kabayan, you might be asking, magkano ba sa ibang bansa? Sa Thailand po, it's 1,000 pesos. At sa India po, 1,000 pesos. Kita nyo, 1,000 lang sa ibang bansa, mga kabrooks. Bakit sa Pilipinas, ginto ang presyo pag kumuha ng lisensya? Siguro, alamin din mo natin, Congresswoman, ang mga basehan ng LTO sa pag-accredit nito mga driving school nito. Ano ba requirement sa kanila? Kailangan ba may sasakyan sila? O ang estudyante ay bring your own car? Lahat po yan, lalabas po yan sa investigasyon ng Kongreso. Yan. So that we can find out kung paano po naging gintong lisensya na po ito. Ay sige, that first time, maganda ito. Biglang nabulatlat. Biglang nabulatlat. Yeah, because ang dami pong naapektuhan. 50% of our population is below the age of 25, so they are going to be drivers po in the very near future. And kailangan po maging affordable so that yung gintong lisensya, maging lisensyang abot-kaya. Maraming salamat, Congresswoman, and good morning! Okay, good morning po, and thank you. Yun! Biglang nabulat-lat tuloy itong pagkuha ng driver's license.